Sabi nga nila, ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa itaas, minsan nasa ibaba. Kaya hindi natin masasabi kung ano ang magiging buhay ng isang tao sa susunod na mga taon. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kwento na siguradong kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong manood hanggang sa dulo ng videong ito. Ang bida sa kwento natin ngayon ay nagngangalang Pasha. Nagmula siya sa mahirap na pamilya. Wala siyang tatay at ang kanyang ina naman ay nagtatrabaho bilang janitress sa paaralan na kanyang pinapasukan. Dahil hindi sapat ang kita ng kanyang ina, kinakailangan pa nitong mamasukan ng isa pang trabaho. Pagkatapos ng duty niya sa pagja-janitress ay pupunta naman siya sa malapit na restaurant upang doon maglinis. Alam ng mga kaklase ni Pasha kung ano ang trabaho ng kanyang nanay. Kaya naman, madalas siyang laitin at pagtawanan ng mga ito. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi ikinakahiya ni Pasha ang kanyang ina. Pagkatapos ng klase, imbis na umuwi ay nananatili muna sa paaralan si Pasha upang tulungan ang kanyang ina sa paglilinis ng sahig. Alam niyang pagod na ito sa maghapong pagtatrabaho, kaya nais niya itong tulungan. Napapansin ng kanyang mga kaklase na lumang-luma na ang kanyang sinusuot na sapatos at pantalon. Kahit nilalait nila si Pasha ay patuloy niya pa rin itong sinusuot. Marahil ay wala talaga silang sapat na pera upang makabili ng bago. Noong mauso ang gadget, marami sa kanyang mga kaklase ang nagdadala sa paaralan. Samantalang si Pasha ay naroon lamang sa isang tabi. Nagbabasa ng libro o kaya naman ay nagdo-drawing. Hindi naman matalino si Pasha pero magaling siya sa subject na mathematics. Mabait at matalungin, yun nga lang ay wala siyang matatawag na kaibigan sa kanilang klase. Minsan pa nga ay siya na rin ang umiiwas sa mga ito. Sa paglipas ng mga taon, hindi na siya inaasar ng kanyang mga kaklase. Nasanay na sila kay Pasha at marahil ay napagod na rin sila sa kakalait dito. Minsan ay nakikipagkwentuhan rin sila kay Pasha. Ngunit may mga pagkakataon na napagtatawanan nila ito. Lalo na kapag naroon ang class advisor at guru nila sa biology na si Miss Vetlana. Isa siya sa mga teacher na mabait sa mga mayayaman o may kayang estudyante dahil sa donasyong ibinibigay ng mga magulang nito sa paaralan. O kaya naman ay dahil madalas siyang bigyan ng regalo at pasalubong. Lagi niyang pinag-iinitan si Pasha sa klase dahil alam niyang isang hamak na janitress lamang ang nanay nito. Minsan, kahit malayo sa topic ay bigla na lamang niyang tatawagin si Pasha upang sabihan ng kung ano-anong mga salita na magiging dahilan upang magtawanan ang buong klase. Noong malapit na ang kanilang graduation sa high school, muli na namang tinawag ni Miss Vetlana si Pasha upang sabihin ang mga salitang, "Tandaan mo iho, ang anak ng tagalinis ay hindi kailanman magiging businessman. Gaya ng anak ng businessman na kailanman ay hindi bababa ang level para maging isang tagalinis." Tahimik lamang na nakikinig si Pasha sa sinasabi ni Miss Vetlana. Napakagat na lamang siya sa kanyang mga labi habang nakakuom ang kanyang mga kamay. Halatang naaapektuhan siya sa sinasabi ng guro pero wala siyang magawa kundi ang manahimik. Matapos ang graduation, hindi na nila nakita o nabalitaan pa kung ano ang nangyari kay Pasha. Naging abala na rin sila sa kani-kanilang mga buhay. May Facebook account si Pasha ngunit hindi naman ito active. Iinan lamang ang kanyang larawan na naroon. Makalipas nga ang halos 20 taon mula nang makapagtapos sila sa high school ay napagpasyahan ng mga dating kaklase ni Pasha na magkaroon ng reunion. Ilang linggo din sila bago nakapag-decide kung saan ito gaganapin. At napili nila ang isang maganda at bagong tayong restaurant sa kanilang bayan. Nang sumapit na ang araw ng kanilang reunion, masayang nagkukwentuhan ang bawat isa. Inimbitahan rin nila ang dati nilang guro at class advisor na si Miss Vetlana.
Dumating din si Pasha at tulad ng dati ay tahimik lamang ito sa isang tabi. Noong magsimula na silang kumain, hindi maiwasan ni Miss Vetlana at iba pa nilang kaklase ang maging mausisa sa kung ano ang narating o naging buhay nila sa loob ng halos 20 taon. Mayroon sa kanila ang pinalad na maging manager sa isang malaking kumpanya. May negosyante, engineer, doctor, taxi driver at samantalang yung iba naman ay walang trabaho. Ilang sandali pa ay napatingin si Miss Vetlana kay Pasha. "Ikaw naman, Pasha, anong trabaho mo?" "Ah, tumutulong po akong magtayo ng mga building." "Ah, construction worker siguro ang ibig mong sabihin." Natatawang wika nito. "Ah, parang ganun na nga po," nakangiting sagot ni Pasha. Sa paglipas ng mga oras ay isa-isa nang nagpapaalam ang mga dating kaklase ni Pasha. Medyo malalim na ang gabi at may trabaho pa rin sila kinabukasan. Ngunit bago sila umuwi ay narinig nilang nagsalita si Pasha. "Ako na ang bahalang magbayad sa lahat ng ating nakain at nainom ngayong gabi." Nanlaki naman ang mga mata ng ilang nakarinig noon. Isa sa mga dati nilang kaklase ay ipinaliwanag kay Pasha na malaking halaga ang kanyang babayaran dahil may kamahalan ang pagkain sa restaurant na iyon. Subalit, ikinagulat nila ang naging sagot nito. "Ang totoo niyan, ako ang may-ari ng building at restaurant na ito, kaya ako na ang bahala. Kaklase ko naman kayo kaya okay lang iyon. Isa pa ay minsan lang mangyari ang ganitong okasyon." Nakangiting wika ni Pasha. Sa paglabas ni Miss Vetlana ng restaurant ay nakaabang na ang driver ni Pasha. Ipinahatid niya si Miss Vetlana sa bahay nito sakay ng black Mercedes-Benz. Kitang-kita sa mukha nito ang pagkagulat. Hindi siya makapaniwala na ang anak ng janitress ay magkakaroon ng magarang sasakyan. Dahil sa pangyayaring iyon, ang ibang kaklase ni Pasha ay hindi maiwasang mag-research at magtanong-tanong tungkol sa kanya. Napag-alaman nila na si Pasha pala ay nagmamay-aring ng isang construction company. Ang kanyang ina ay matagal na rin tumigil sa pagtatrabaho. At sa katunayan, nakatira ito sa napakaganda at napakalaking bahay na ipinagawa ni Pasha. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na tayo ang gumagawa ng sarili nating kapalaran. Hindi importante kung mayaman o mahirap ang pamilya na ating pinagmulan. Ang mahalaga ay mayroon tayong pangarap at handa tayong magsikap at magsakripisyo upang makamit ito. Tulad ni Pasha, sana ay matuto tayo maging mapagkumbaba gaano man kataas ang ating narating. Mayroon ka din bang kaklase na hindi mo inakala na magbabago ang kanyang buhay makalipas ang maraming taon? I-comment lang ang inyong sagot sa ibaba ng video ito. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang video ito, ay huwag mo kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.